Oh, magandang araw mga kapigmates. So, ito na yung ating mga buntis. Yan. So, ngayon, may sasagutin tayo na isa nating subscriber. So, nalilito raw siya. So, nalilito siya kasi raw yung baboy niya nabulugan na daw. Wala pang 21 days pero namumula na yung ari ng baboy. Pero yung pamumula raw po ng ari ng baboy ay hindi namamaga. 2 days lang daw po na namula yung ari ng baboy pero hindi naman daw siya namaga. Tapos wala naman daw lumabas sa ari niya. Sa ari ng baboy mga kapigmate. So yun ang sasagutin natin ngayon kapigmate. Yung tanong ng ating isang kapigmate. So mga kapigmate, so bali ako, nalito na rin ako dati nung una pa lang ako nag-aalaga kasi may buntis din ng baboy, yung silaki na nga yung ating inahin doon. So yung buntis kong baboy, malaki na rin yung tiyan niya, siguro mga 2 months na nabuntis mga kapigmate. So ang nangyari sa kanya ay biglang namula yung ari niya. Ang sign noon mga kapigmate na maliit yung ari. Maliit lang po yung ari niya. Sobrang liit. Tapos biglang namula. Pulang-pula. At nangyari din yon sa loob ng 3 days. 3 days naman nangyari yon. So, ang kaibahan lang nun mga kapigmate sa baboy na naglalandi ay namumula lang siya, hindi siya namamaga. So, yung mga naglalandi mga kapigmate ay pag namula yung ari niya, may minsan may katas na lumalabas. Tapos, meron na rin namamaga na rin. So, mayroong mga buntis na baboy mga kapigmate. So, marami talagang nalilito sa ganong behavior ng baboy na kahit buntis na namumula pa rin yung ari. So, pag namula mga kapigmate ay normal lang po yan. So, sa ngayon, sasabihin ko po sa inyo, normal na base po sa aking experience, normal lang po na mamula yung ari ng baboy nyo. Kasi meron din akong naka-encounter na rin na subscriber natin, kada daw namumula yung ari ng baboy niya, hindi na mamaga, pinapakastan. So, para sa akin mga pigmita, pag ganon, pag namula yung ari ng baboy niyo, pag namula lang at hindi na maga, so hayaan nyo lang kasi normal lang po yan. So, ito na yung dapat ibebenta natin mga kapigmate. Ito yung inijikan ini-AI natin nung nakaraan mga kapigmate. So, update ko lang kayo. So, ito yung ini-AI natin. Tapos, after 21 days, nag-reheat po siya, nag-discharge. Pero pagka-discharge niya, wala pong, nag-discharge lang siya ng isang araw. Tapos, yung ari niya ay hindi man lang namula mga kapigmate. So, hindi namula. At hindi man lang namaga. So, dapat po ay ibebenta na natin to. O ibebenta na namin. So, bago natin ibenta sana mga kapigmate. Siyempre, binigyan pa natin ng chance. So, medyo, sabihin natin na torture ang ginawa natin. So, balit, 2 kalahating araw na hindi natin pinakain. So, maganda yung resulta. So, ito siya. Bali, nung isang araw na AI namin siya. So, ito yung nasa screen yung kanyang AI yung araw na yun. Saka yung huling ini-AI siya mga kaibigan. So, wala siyang backflow na lumabas sa ari niya. Higop lahat yung similya ng barako na binigay natin. So, okay sa makpit. Tatawag lang sila pag maniningil. Hindi sila sayang, tapos hindi na rin natin siya ibebenta. Sayang. Bebenta na sana namin eh. Butit nadala pala sa ganun, nadadala pa rin yung baboy na nag-discharge pero hindi tumutuloy talaga mga pigmate. Ilang beses na kasi nangyari sa akin eh. Nung una pa lang, naglandi siya, nagdi-discharge siya, isang araw lang pero hindi tumutuloy. Kaya namin naisipan din na mag-inject ng gonadine. Nung nag-inject kami ng gonadine mga kapigmate, yun, dumiretso. Tapos yun na nga, ini-AI natin. After 21 days, nag-reheat. Saka tingin ko din sa pag-i-AI kong yun, may mali ako sa pag-i-AI ko nung yun. Kasi ini-AI ko siya, 3 days after mag-inject ako ng gonadine. Tapos, nung ini-AI ko siya, wala pang katas ako nakikita sa ari niya at hindi pa namamaga. Ay, pagana, maraming
pag ang pagana yung ari niya pero wala pang katas. So yun. Yun ang tingin ko mali ko sa ginawa kong yun. So yun, mga tapos na silang kumain. Ayan. So bali doon sa pag-i-inject natin ng gonadine. So parang nakuha ko na yung ano ng technique doon. Medyo nakuha ko na siya. So kasi pag nag-inject tayo ng gonadine, sabi natin 2 days pa lang talagang mamamagana yung ari ng baboy, mamumula na. So 3 days, 4 days talaga mga kapigmate, base kasi sa experience ko. 3 days, 4 days, paganga yung ari ng baboy mo, pulang-pula, maingay na din yung baboy, pero wala pang katas. So next natin ang gagawin, ito, ano ko lang sa inyo, share ko na lang sa inyo, once na mag-inject kayo ng gonadine, hintayin nyo mga kapigmate, hintayin nyo na may lumabas sa ari ng baboy na ininjikan nyo ng gonadine bago nyo i-eye or pakastahan para siguradong mabubuntis. Yun ang tingin kong mali sa ginawa ko. Nagkulang ako dun sa ano, medyo ginaya natin siya sa baboy na normal na naglande. So yun. Mga tutulog na itong mga tamaga, nagpapahinga na. So ayan, pansin ninyo itong isang to, buntis yan, mamulabulang ari. So ayan lang muna mga kapigmate ang update natin. Tapos kung mayroon pa kayong tanong, gagawin din natin ang vlog yan. So oras na muna ng pahinga nila. So itong isang to, bali start na paglalandi niya ngayon.